Hello guys! Good morning! For today's video, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung mga senyales ng pagbubuntis. Ito ay base sa aking karanasan. Meron akong dalawang baby. Isang 4 years old at isang 10 months baby. Isang baby boy and baby girl. So, isishare ko lang sa inyo, baka sakaling makatulong yung mga naging karanasan ko sa aking pagbubuntis. Number one, yung pagtigil ng menstruation or yung hindi ka na dinadatnan. So, kung napapansin mo, regular ka naman na dinadatnan ng menstruation, tapos tumigil ka o hindi na siya dumating for 2 months, syempre magtataka ka na, diba? Pwede ka nang gumamit ng pregnancy test or kumonsulta sa iyong doktor. Number two, kung napapansin mo, napapagod ka or may ginawa ka lang na hindi naman ganun kabigat, tapos bigla kang napapagod yung hinihika, ayun din yung isa sa mga senyales. Number three, yung pag-crave o yung tinatawag natin na paglilihi na common sa pagbubuntis. Nung first baby ko, hindi ko siya naranasan. Hindi ako nag-crave for something na maasi, maalat, ganto ganyan. Pero nung second baby ko naman, eto na nangyari. Gusto ko ng maalat, maasim, mangga, hamburger, yung mga ganon. Pero kasi ang pagbubuntis ay hindi pare-parehong mga momshies. Meron naman na madaling manganak, may mahirap manganak, may mahirap magbuntis, at may madaling pagbubuntis. Yung isa pa ay moody, pagiging moody na ngayon masaya ka, tas mamaya yung parang mainitin ang ulo mo kasi may nakita ka lang na konting kalat sa kwarto nyo o sa kusina na hindi naayos ni mister, o may inutusan ka, o may inutos ka sa kanya na hindi mo nagustuhan, yung parang nagagalit ka na, tapos mamayang gabi naman ang sweet-sweet mo. Yung parang ganon, parang nagiging moody ka. Kaya yung asawa mo magtataka, di ba? Na parang, ano ba to? Buntis ba to? Ganyan. Madalas mong pagkahilo, tapos biglang mapapaupo ka kasi nangyari sa akin, nahihilo ko sobra. Sobra akong nahihilo na parang dumating sa point na nagba-blackout na lahat. Pero hindi ko pa alam na buntis na ako noon. Pagdagdag ng pagkahilo ko ay low blood ako. Tapos yung parang naaalala ko, pumunta kami sa isang grocery, sa isang store. Tapos nagspesa kami, naggrocery kami. Mabilisan lang yon. Tapos bigla akong gusto kong mahimatay. Sabi ko, buti kasama ko yung asawa ko. Sabi ko dun sa asawa ko, pwedeng umupo muna. Pero yung upo na yun, gusto ko nang pumikit kasi talagang totally magba-blackout na ako. Tapos, kapag ganun nangyari sa'yo, ang ginawa ko kasi, kumain lang ako ng candy. Binigyan ako ng candy para magkaroon ka ng konting sugar. Tapos, babalik ka na rayo. Lagi ka lang magbaon ng candy or kaya yung liquirizia na tinatawag dito. Medyo mapait siya at saka laging tubig. Kapag ganun yung nangyari sa'yo. Smell sensitivity. Ayun naman, nangyari sa akin nung nalaman kong buntis na ako, kapag may naamoy ako na dati naman, gusto ko siyang pabango. Actually, ginagamit ko siyang pabango, tapos biglang nangyari na ayoko na sa kanya. Kasi yung pag naamoy ko siya, nahihilo ko, tapos kasunod ng hilo, pagsusuka. Tapos, sabi ko sa asawa ko, itapon niya na yon kasi talagang gwera sa tiyan ko. At saka, naalala ko pa nung nagsusuka na ako dito sa pangalawa ko at saka dun sa unang baby ko, ang lagi kong kaagabay sa pagsusuka ko ay yung kandila na amoy watermelon at saka yung luya at green. Yung pinakuluang luya na may konting lemon. Ayun yung nagpatulong, yun yung tumulong sa akin para hindi ako yung nausea ko ay malabanan ko. Tuwing umaga ayun lang yung iniinom ko kasi doon sa pangalawang baby ko medyo nahirapan ako sa paglilihi. Hindi kagaya doon sa first baby ko na parang smooth lang, yung parang normal lang, yung parang may carry lang ako na baby sa loob. Hindi ako nag-crave, hindi ako nag
na hindi ako masyadong nahihilo. Pero dito sa second baby ko, grabe yung naranasan ko sa paglilihi at sa pagsusuka. Yung next is sobrang sakit ng puson mo na parang ngayon mo lang naramdaman sa buong buhay mo. Pero naguguluhan pa rin ako kung buntis ba talaga ako. Ang ginawa ko, pumunta ako sa doktor ko para magpa-blood test. Tapos yun, after, dito kasi mabilis lang makuha yung resulta. Kaya nalaman ko na buntis ako. Yun, positive na nalaman ko na buntis ako. Mas maganda ang pumunta sa doktor kung may time kayo at kung gusto nyong malaman talaga. So, ayun. Sana mga momshies nakatulong yung mga senyales ng pagbubuntis. And congrats sa inyo pag nalaman yung buntis kayo. And guys, please don't forget to subscribe and like this video.